Hello, I'm back, Engine. Madiskarting, Mama. Kakauwi lang galing sa trabaho. Itong usually gagawin, pag-uwi na galing trabaho, diretso sa kusina, gumawa ng panihapon. Share ko lang sa inyo o kung anong pagkain kong lulutuin ngayon. Simple siya, pero masarap para sa pamilya. So, thank you sa visiting sa Bios. At patumilot naman dyan mga kasababayan dahil kasamahan. Ito na yung pagkain kong lulutuin. Ang una kong gawin, dinyo, ay i-on ko yung kalaha. Parang mainit siya yung uwel kasi. Ang gawin ko, mag-fried akong chicken. Ito yung chicken ko, yung chicken legs, ano na, kinuha ng buto. Ano na, yung pagbili nito, wala na siyang buto. At gawin ko siyang butter chicken! Share ko lang sa inyo. Na-share ko na ito kung gusto ninyo maglutong chicken, butter chicken. Ma, nandyan na sa Indian Madiskarte. Mama, mayroon na kayong recipe kung gusto niyo maluto. Madali lang siya lang siya luto kung sa totoo lang. Tingnan natin. Let's start. Inuhin ko muna ng tubig kasi may tubig. I-dry ko muna sandali. Yan. Ito na siya. Diba? Ito na. Ito na yung, ano ito? Isang kilo o 200 gram. Ang una kong gawin, i-mix ko itong manok ng, diretsuin ko na lang. Gumamit ako ng salt. Gagamit ako ng isang kilo ito, 2 tablespoon. Yes! Napaka-simple lang itong luto para sa pamilya ko. Ako lang mag-isa. Ngayon, wala sila iwan po na saan. Mga bata, nasa school. Ako lang wala sila. So, lagyan ko ng 1 tablespoon. Kung gusto niyo yung mayroong recipe na ito, wala na pala ko ng pepper. Nabusan akong pepper. Uy, uy, uy. At ang gawin ko, lagyan ko siyang bell pepper powder. Pag wala, salt lang pepper. Okay na yun. Diba? Hindi simple. So, lagyan ko 1 tablespoon. Kasi 1 kilo siya eh. At i-additional ko yung garlic powder. Kasi sa sa gusto ko namang magluto, kaya i-share ko ang pagluluto sa inyo, sa pamilya ko. Ito, yun ang panihapon namin, ikatabi ito, magluto ako ng rice, ang rice ko lagyan ko. May natira ako ng rice kagabi, lagyan ko lang siya ng garlic and then i-fry ko sa butter. Ayun. Ito na siya. I-mix lang natin yan. Yung pepper, nakulang ko sa pepper. Meron naman ako pepper. Tingnan natin. May pepper ako dito. Yes. Yan. May pepper ako dito. Parang hindi siya maramihan. Yan. Parang hindi siya lagyan ko yung 1 tablespoon. Yun. Is it? Yan, kaway-kaway sa mga mama dyan. Kakauwi ko lang sa galing ng trabaho. Ay, ang gusto ko, pag magluto akong panihapon, diretso sa kusina at luto kagad, then kakain at magpahinga. Yan, kasi pag mapahinga ka na ako, ayaw ko na magluto, pagod na ako. Diba? Simple lang din ngayon dahil, hello. Kaway-kaway dyan sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, kapamilya, sa buong kalibutan dyan. Nandito si Indian Madiskarting Mama maglutog panihapon sa diyan sa atin. Panihapon. Diba? I-mix lang dyan. Diba? I-mix lang natin ng panihapon ito. Madaling pagluto lang ito. Ang maganda lang ito kasi yung legs niya kinuha ng buto, wala na siyang buto. Masarap din pag may buto pero wala na siya.
Eh kasi nakasin. Eh, kaya sabi yung asawa ko, bili tayo. Lulutuin ang panihapon natin. Sabi ko, bili ka para magluto panihapon. Ayun. Kaya, bumili siya. Sinabihan ko na lang, bibili ka. At dagdagan ko siya ng, usually kasi, lagyan ko ng cornstarch. Lagyan ko siyang cornstarch na 1/8 lang, ganun lang. 1/8. I-mix ko lang yan dito. Yan. Diretso ko na. Hindi na yan parang i-dip-dip, matrabaho. Ganyan ako magluto. Pag magmadali ang pagluto, hindi na kailangan i-dip-dip pa yan. At saka, lagyan kong harina 1/2 teaspoon. Ganyan. I-mix lang yan lahat. Hindi ganyan lang ako magluto. Parang madalian siya. I-mix mo lang yan lahat. Halo-halo mo lang yan. At pagpainit na kung ano, yung kawali, napainit ko na, lagyan ko na siyang uwi. Yan. I-deep fry ko ito. Hello! Kaway-kaway dyan! Mga nanay dyan, may mga anak. Madiskarte lang tayo sa buhay para makakain masarap. Yan. I-deep fry ko lang yun yan. Hello? Deep fry ko lang. Hello! Ito na, ano ko lang siya. I-mix ko lang yan siya. Ganyan ako magluto. Mix ko lang. Madalian ito. Hindi na ito kailangan pa. Mayroon kang itlog, mayroon kang breadcrumb. Hindi, simple itong luto. Pero masarap. Sa totoo lang, masarap. Halo-halo mo lang yan. Diba? Kaway-kaway dyan sa mahilig magluto dyan. Sa mga nanayng mahilig maluto. Ito na ang pakasimple na butter chicken. Hindi na kailangan pag i-dip-dip mo sa breadcrumb. Kung wala ng breadcrumb, eh may itlog pa daw. Wala na. Sa akin, diretso na. I-mix kong karne. Tapos, ni-mix ko yung, ano, yung flour. At saka, nilagyan kong kaunting cornstarch. Yun na. Yun na. Taste good na yan. Sarap. Masarap siya. Totoo lang. Kahit wala siyang itlog. Yan. Yan. Ito na. Ha? Mainit na siya dyan. Hello? Sa mga ano diyan mainit na siya. Pre-fry ko ito. Yan, nakahalo na siya, inihalo ko na 'yan. O di ba? Hello, thank you sa mabiyut nagbi-views diyan. Salamat. Thank you sa patumilok diyan. Visit Engine Madiskarting Mama. Pag gusto niyo maglutong butter chicken, 'yun talagang ano 'yun, may nakalagay yung ingredient tapos anong hinahalo ko at nalagyan kong breadcrumb at itlog. Ito, napakasimple lang to. Hinahalo ko na lahat yung mga ingredient. Hinahaluan ko lang siya ng flour at saka cornstarch. Yun na. The best. Simple ang luto ito para sa lima kami kakain dito, diba? Pag anong klaseng, kung anong klaseng, anong sa inyo, anong klaseng yung ilagay ninyo kung pepper ang salt, di pepper ang salt. Eh, sa akin, mayroon ako ng bell pepper powder at saka garlic powder. So, hinaluan ko lang. Thank you sa patumilok dyan. Thank you, thank you. So, ito na. Ito na. Ipapry ko na. Mainit na siya yung kalahak. Ipapry ko na. Ready na ipapry ko. Ganyan yan. Yan. Ito na siya, oh. Nakahalo na siya. Ang harina at saka yung cornstarch. Ang sunod gawin, i-fry na natin. Yan. Pa-fry na natin. Tingnan natin. Wait for the moment. Ilagay lang natin dito. Hello. Yan. Ipa-fry na natin. Ano, medium heat lang. Huwag yung malakas. Dahil pag ilakas mo, maluto na yung maluto nang yung sa labas pero sa gitna hindi paluto. Kaya i-medium heat mo lang. Yan. Ito na. Diba? Hello! Kaway-kaway dyan! Hello! Ito na, ipapry na natin. Yan! Luto-luto tayo dyan! Konting ano, hindi malakas. Tapos ito, naka-fry na.
Pag ito ang ginagamit ninyong ano, oven, i-ano lang, number 7 lang, medium heat. Dahil pag ilagay mo sa full, maluluto siyang madali yung labas, pero hindi maluluto yung loob. Yan. Ganyan tayong kababayan. Lagyan natin ng kaunting ano. Yan. Okay. Ang sunod natin, habang naghihintay, ganyan ako. Habang ako naghihintay sa pag-fry ng chicken, ang gawin ko naman, gagawa tayong homemade salad. O yun, magsasalad tayo, kababayan. Yan, ito na yung bowl ko. At ito, yes. Ang sunod natin gawin, yan, this is it. Una natin gawin, ito may cucumber ako. Isang cucumber. Yan. Yes. Iwain lang natin yung cucumber ng yung ano, apat na yung ano, ganyan kalaki. Kunin ko, kasi usually kunin ko sa loob. Ayaw kung may loob, sa loob. Yung ano ba? Yung seeds niya. Ayaw ko. Ganun ko yan. Diba? Naghihintay tayo dyan. Gagawa tayong homemade salad. Ito yung homemade salad ni Indian Madiskarte yung mama. Napakasimple. Kasi itong kakain kami ito with rice and then with salad. Thank you na pa tumilot dyan. Hala! Yan. Hello, hello, hello. Ako lang mag-comments. Saan ba yung comments? Wait. Totoo ito. Masarap talaga ito. Ika sandali. Parang makikita ko yung nag-comments. Pasok ako sa telephone ko, wait for the moment. Pasok ako sa telephone ko, baka may nag-comments. Eh, Hello? Wait po na mong wait. Dati lagi po ba? Nay, wait. Hello, hello. Wait. Oh, wait. My sweet then are direct with Didi. Ah.
Halo, halo, halo. Halo. Yan, gagawa tayong salad. Ito na yung cucumber ko. Iskat lang natin ang ganyan, pa ganyan. Diba? Slice. Yan. Cut mo lang dyan. Yes. Ito napaka-simple na salad. Yan. Kaway-kaway dyan sa mga nanay dyan. Yan. At ilagay ko dito sa bowl. Yan. Ito na. Ito yung cucumber. Ang sunod ko naman gawin, hindi ka sandali may malis pa yung cucumber. Hello! Kaway-kaway dyan! At ito naman, tomato. I-cut ko lang ito. Ayan. I-cut ko lang siya dyan. Ang usually kasi kunin ko yung buto niya. Ayaw kung may buto yung salad ko. Buto niya. Ay, kunin ko yung buto niya. Cut ko na lang lahat. Yan. Cut ko na lang yan. I-cut ko ng apat. Parang madalian siya. Diba? Hello, hello. Mega, mega, mega shout out there. Thank you sa pa-views dyan. Engine Mariscarte here. Parang namali ko sa pangano sa videos ko. Yeah. Yung buong maliit, may ano ko, hinati ko lang. Yan. Pero kunin ko yung buto. Ayaw ko isali yung buto. Yan. Ganyan. Kaway-kaway dyan, mga kababayan dyan. Mayong gabi, Philippines. So, ano, alas 3:20 dere sa Norway. Kakauwi lang galing sa trabaho. Ay, pagod. Pagod si Indian Madiskarting Mama. Hello, hello dyan. Sino naman yung nanood dyan? Kaway-kaway dyan. Yan. Ito na. Nakakat na yung kamatis. Ito na. Ay, naku, napaka ano sa trabaho namin. Eh, nagkakalat na yung mga ano. Eh, init. Ano yung niluto ko yung chicken? Balikta rin natin dahil parang luto na yata. Hindi pa. Hindi pa siya. Yung hilaw pa. Yan. Balikta rin natin siya.
gumawa ka ng butter chicken, iba talaga ipa-fry mo pag nahalong cornstarch. Diba? Ito, eh, ano ko muna, kunin ko yung buto-buto. Ayaw kong may buto-buto sa, ano, sa matrabaho. Yan, kunin kong buto-buto. Hello! Kaway-kaway naman dyan sa nag-one views. Hello! Sishare ko lang ninyo ang inging madiskarting mamang gagawa ng madaliang panihapon. Ulam na panipang-ulam na panihapon. Diba? Yan, kinuha ko yung buto niya. Ganyan ako pag magluto, isabay ko, magpa-fry ako, sabay gawa ng ano, salad. Okay, ito na. At i-ano natin yung tunod ko namang gawin ito, salad. Duwain ko din ito. Mix ko dito. Ito na. I-mix ko lang pa ganon. Simple lang. Yan. I-alo ko lang pa ganon. O, nahalo na. Yes. Ito yung salad ko. Cucumber and tomato. Ang mix kong gawin ito. Nakaano ha? Nakahugas na ito. Hugasan ko na. Ganon ko lang dyan. Ihati ko lang siya pa ganon. Ihati ko lang yan. At hiwain ng pa ganon. Yan. Simple lang. Para makakain naman tayo ng priskong salad. Healthy. Hindi lang yung karne. Kaya mayroon talamang salad din. Diba? Kaway-kaway dyan sa mga nanay dyan. Na mahilig magluto. Yan. Kaway-kaway kayo dyan. Ito. Nasiya. Yung pagkain natin. Hello, hello. Hatiin lang yan. Anuin lang natin yan. I-slice lang natin dyan. Yan. Yan ang simple na dinner namin dito. Yan. Ito na siya. Diba, natapos na rin siya sa wakas. And then, ang ito na, ihalo na natin. Habang naghintay tayo sa butter chicken pina-fried, ay haluin natin ito, haluin natin ganun. Haluin. Ganun lang ako maghahalo dahil ganun lang, ihalo mo lang pa ganun. Ito na yung priskong salad. Ang sunod kong gawin, ito yung dressing. Yun, ito may bowl ako at saka may ano, litro may yung cream. May cream o cream pre. Yan. Ito yung gagamitin kong dressing dito. Lagay natin sa bowl, gawa tayong dressing.
Ubusin na lang natin ito dahil maraming salad ang ginamit ko. Kaya ubusin na lang natin ito. Yan. Sampon. And masarap. Ang usunod natin gawin, gumamit akong isang kutsarita, 1 tablespoon na sugar. Yan. At haluin natin na may mayonnaise ako. Lagyan natin 4 tablespoon. Ganan. Ganan. Yan tayo mga Tinjing madiskarting mama. Karili ko itong version. Madiskarte lang. Tap. Lagyan natin salt. Kalahating salt. Hindi naman marami ang salt. Para yan. At ang sunod, yung pepper. Yan. Inaluan ko po. At ihalo lang yan siya. Ihalo lang yan. Diba? Ihalo lang yan siya. At yan ang dressing. Yan. Ito na siya. Yan ang dressing. Simple pero masarap siya. Tikman natin, di ba? Unting salt. And pepper. At kaunti ding sugar. Dahil parang kinulang siya sa sugar, hindi siya matamis. Lagyan natin kaunti ding mayonnaise. And little bit sugar. Yan. Kaway-kaway dyan sa inyo dyan. Wait. Ay. Anong babasain mo natin dyan? Ito tikman natin. O, ano ba? Kulang sa asin. Kunan ko ng asin. Wait. Tikman natin ulit. Okay na. At lit counting paper. Naubusan na akong paper. Meron naman ako pero ano siya. Then, lagyan ko siya ng parsley powder. Kukumustain ko yung piniritong manok ko. Yan. May kaunting parsley ako na parsley na powder. Ihalo ko kaunting. Yan na yung dressing sa salad ko. Homemade salad, the best. Please get. Kain namin yan mamaya. Tapos yung ano ko, piniprito ko, naluto na siya. Yan kunin natin, di ba? Kuha tayo ng palato. Platong. Lagyan ko siya ng ano, towel para siya mag-absorb yung niya. At ito na yung piniritong manok. Yan na ang pinuritong manok. And then, continue lang ang pagluto. Dahil mayroon pa ako kasi dahil 1 kilo at saka 200 gram. Kaya ipatuloy ko ang pag-fry.
Kaway-kaway dyan. Thank you sa pabius-bius dyan, Indian Madiskarting Mama. Hello. Thank you dyan. Mag-fry naman tayo ulit ng manok. Yan. Yan. Pirito na yung 1 kilo. Ang sunod nating gagawin, di ba? Gaway-gaway lang kayo dyan. Kuha ako ng garlic. May kuha ako ng garlic kasi may rice ako kagabi. Parang kakain kaming fried butter chicken. And then salad ang namin tapos. Mayroon din akong rice. Ang gawin ko, kasi ito yung leftover na rice kahapon. Ang gawin ko, butter, garlic, fried rice. So, diba? Ano lang tayo, discard lang tayo sa buhay dyan para marating masarap. Yan, may rice na ako. Ang gawin ko lang, tayo ng garlic. Diba? Makamit yan ang garlic dyan. Naghihintay tayo sa manok na pinirito ko. Mag-ano din tayo ng garlic dito, diba? Simple. Pero masarap. Hello! Yan. Mag-ano tayo dito. Alam mo, ang mama nagtatrabaho pag-uwi sa bahay. Kailangan. Alam mo, dito sa Norway, ganyan ang buhay. Magtatrabaho ka, pag-uwi mo sa bahay, magluto kang panihapon, dahil pag kumakain ka sa labas, mahal dito. Kailangan kang mag-diskarte kang magluto dito sa Norway. Pag hindi, mauubos-ubos yung sahod mo dito sa kakain lang sa labas na mapakamahal. Grabe. Yan dito. Eh, lalo pa kami, tatlong anak. Yung asawa ko, di lima kami, o di, magastos. Kaya, di, madiskarte kaya. Kailangan lang madiskarte. Share ko lang sa inyo, ang pagluto nito, natutunan ko itong nagtatrabaho pa ako sa Singapore, na isang OFW din ako, at natuto din ako magluto ng pagkain doon, ng mga Asian na pagkain. Nang sa Singapore, nagtatrabaho akong 4 taon doon. Mga overseas worker dyan, kaway-kaway dyan. Naranasan ko yan ang buhay ng OFW. Sa totoo lang. E noon pa nga eh, wala pang cellphone. Mag long distance pa. Diba? Mag long distance lang sa pamilya. Maghingi pa ka ng paalam sa amo mo kung papayagan ka. Pag hindi ka makapag-lumbistan sa pamilya mo. Ganyan. Nung naranasan ko, ako'y nag-abroad doon noon. At ang kasayahan ko lang, hinintay ko, matutuwa ko lang pag makatanggap na kong sulat galing sa pamilya ko. Yan lang ang kaligayahan ko, makatanggap ko lang sulat sa pamilya ko na at sila lahat ay okay. At nakatulong na din ako. Yan lang ang kaligayahan ng naka-abroad. At paggabi, ganyan na gabi, yung mga employer mo nagkumakain ng tanghapunan at ako na sa labas, makaupo at naghihintay kailan sila matapos. At maririnig mo yung reklamo sa taas. Grabe, tutulo yung luha mo kasi gusto ka umuwi din. Pero para lang sa pamilya, tinitiis ko yun. Para lang makatulong ako sa pamilya. Ganyan ang buhay. Kaway-kaway sa
mga overseas worker, mahirap talaga. Swerte-swerte lang pag ang amo mo mabait. Pag hindi mabait, wala talaga. Grabe. Yan ang buhay. Buhay ng isa. Nang nagtatrabaho akong 4 na taon, ay ako'y, ano, umuwi sa Pilipinas na kasi dahil yung sahog noon sa nagtatrabaho pa Singapore, ang liit. Grabe ang liit. And then, ang trabaho mo 24 hours. Grabe. Hindi ka na pwede patulogin. Magtatrabaho ka. Magising ng madaling araw, alas 5 at matulog ka alas 12, ala una. Pag may trabay, may bisita sila, gigisingin ka, sasabihin ka na ano, preferred tea or coffee and preferred for snacks, ganyan. Tapos hindi ka matulog pag hindi mo matapos pagligpit. Hindi yan pwede sa kanila. Makatulog kang madaling araw, alas 2, magising kang alas 5. Grabe ang naranasan ko rin sa Singapore na abot. Grabe. Grabe yun. Yun bang binayaran kita, kailangan magtrabaho ka. Ganyan. Baliktarin natin yung manok. Dahil yung manok, naluto na yung kabila. Baliktarin natin para naluto lahat. Yan. Tapos, ano, pag maano na, yung amo ko napaka ano yung ma-puripot isipan ang pagkain ko noon, alam mo, ay kaway-kaway din sa mga amo din sa inyo diyan kung mabayad o hindi, naranasan ko yan. Kumakain ang pagkain, maghintay akong ano yung bang makakain ka sa tira na lang ng amo mo, ganyan. Hintay ka muna nila pag matapos lang kumakain sa kakat kumakain. Kaway-kaway dyan sa mga OFW na maswerte na kakain na sabay sa mga amo nyo. Sa akin naranasan ko hindi. Tapos pag minsan, ano, yung pagkain, ang minsan, isiparet yung pagkain. Maghingi siya na, may sarili akong baon, may sarili akong plato, at sabihin ka ng amo, okay, can you give me your plates and baon? Then, kakabigyan ng pagkain. Ganyan sila ka, hindi sa pagkain. Tungkol naman sa prutas, alam niyo sa tungkol sa prutas. Bilang yung prutas niya, hindi ka pwede magkakuha ka sa refrigerator niya, hindi yan pwede. Bilang yung prutas nila. Ganyan ang na-experience ko buhay overseas worker. Napakahirap. Tapos hindi pa, wala, ano, twice a month lang mag-day off. Isang linggo, isang araw, Sunday yun, lalabas ako alas 9, kailangan kang uwi ng alas 5 ng hapon. Para pag late ka, tatanungin ko, why you're coming late? Ganun yung ano ko doon. Tapos ang sahod nila, napakalit. Pakainin kong, kung kakain sa salabas, hindi sasama ko, at sabihin ka pa, you eat yourself. Ano kakainin ko? Wala namang kapagkain sa bahay. Ang madali ko, kakainin yung napak sa noodles. Yan lang ang lutuin ko. Usually, mga Saturday, lalabas sila, mga pamilya sila. May anak na silang dalawa. Sila lalabas, hindi ko isama. Tapos sabihin, magtitik yung amo kong babae ng kakain ka lang, dahil pala na kakain kami sa labas. Sabi ko, ano pa yung kainin ko? O yun, maghanap akong pagkain na. Kasi pag lumabas ako, bibili ako ng mga Asian food, yung mga tinapa, yung mga noodles. Pag sabihin ako ng amo ko na you cook yourself, magpapagluluto ako sarili ko ng yung nasa noodles. Walang sustansya, pero kailangan kumakain, parang mayroong lakas. Ganyan ang na-experience ko sa nasa Singapore. At sa awa ng Diyos, sa 4 na taon akong pagtrabaho, siniswerte naman ako, nag-apply ako sa Taiwan. Maswerte ko yung employee ko na pakabait. May sariling ano, dentist. Ano yung employer ko, dentist. Oh. Yun ako nasiswerte. Yun ang pakabait. Sama-sama ang pagkain. Ako magluluto kasi mayroon siyang dalawang nurse na sinusundon kasi nag-assistant sa kanya dahil yung amo ko dentist. Yung babae naman ay maestra.
eh, magluluto ko nilang ano, tanghalian at sa kahaponan. Eh, makaswerte ko dahil ang daming pagkain kasi ang pupahe sa akin lutuin ko araw-araw, kailangan may sabaw, may kailangan may yung gulay lang, ipapry mo lang gulay lang at saka karne at saka may isda. Apat talaga araw-araw lutuin mo yan. Pupahe na yan at rice. Yan ang buhay kong naranasan sa Taiwan. Bigyan lang ako ng budget. Eh, may, ano siya, may nung maliit na drawer, ilagay lang amo kong budget doon at mamalingki na akong pagkain. Yun lang. Ako na magpapadget ka kung anong papalingki ko. Pag may natirang kwarta, isa ulit ko naman doon sa panglalagyan ng konting drawer na parang tinag-trust nila sa akin na, na ito ang budget sa pagkain at ito ka kumukuha. Kaya, ako din, ano din ako, pumunta ko sa palingki, na yung palingki na nga mo kumalapit lang sa trabahoan ko, parang lakad lang. Yun ang experience ko. 2 years lang ako doon. Yan ang naranasan ko, kaya kaway-kaway sa mga overready. Hindi madaling buhay ng overseas Filipino workers. Hindi madaling. Tapos ang sahod mula padala sa Pilipinas, di ba? Ganyan, nakakatindi. At sawa naman Diyos, nakaraos din, at tapos ng 2 years, at umuwi sa Pilipinas, at nakapag-asawa. Di ba? Ganyan ang buhay. Ano, minsan kasi yung buhay, up and down. Minsan, nandoon ka sa baba, pero kaya ko ito. At ng pangalawa na inuwi ko, at doon ako talagang, thank you Lord! Sinagot ang prayer ko na binigyan akong mabait na amo na yung treat ka na talagang as a family. Kahit sila saan sila kakain, kahit sila sa mga five-star hotel, kahit sama ka talaga. Pag mag-birthday ako, i-treat ko nila, i-treat talaga nila ako sa birthday sa hotel. Ganyan sila katindi. And then sabihin ka, kung anong kinain namin, kainin mo. Ganyan. Kaya sawang-sawa ako kasi yung mama, yung parents ng among lalaki, may sariling ispa na tilapia, mga sugpo. Yan. Grabe. Ang pagkain noon. Kaway-kaway dyan sa mga operabolya dyan. At ito ng kinireto kong manok ay luto na. Ha? Ito ng Pilipino, manok ko ay luto na. Diba? O, yan. Yan ang manok ko. Yan. Kaway-kaway dyan. Napakasarap. Yes, it's good. Yan. Napaka-simple and easy. Madali lang. Pwede ito gawin din sa... Pag ayaw niyong manok, pwede din gawin niya sa isda nito. Diba? Ano ito? Good for 5 person na ito. 1 kilo at 200 grams. 2 pack ito eh. Nakasil ito eh. Kaya sinabi ng asawa ko, bili ako tapos niluto ko. Yan. Parang ano siya? Hindi na natin yung try lang natin. And then, sunod natin lulutuin. Ang lulutuin sunod natin yung ito na, nakabiti na, diba siya? Ito na yung panihapon namin. At least nakaluto na ako bago ako magparelas. Then, makatulog ako. Wala nang pagkain kami. At saka ito, salad. Yes! Itong salad ko, of course, yung dressy. Ang sunod kong ilutuin yung yan. Wait. Ang sunod kong lutuin yung rice.
garlic rice. Hi! Kaway-kaway dyan sa mahilig ng pagkain dyan. Nandito na. Nalap. Sa wakas, nagtatapos na rin yung fried chicken. And then, and the homemade salad ni Injit Madiskarting Mama. Of course, yung homemade dressing. Yan ang the best. Sarap-sarap yan. Tikim tayo mamaya. Magtikiman. Ang gawin naman natin ulit yung, hello, kaway-kaway dyan. Yung ano, yung load kanin. Diba? Yan. Yung kanin, ang gawin ko ay, ano, yung, ipapry lang natin ng kanin ng garlic. With butter with garlic. Ito na yung kanin kong natira kahapon. Parang mainit siya, ang gawin ko, ipry ko sa butter with garlic. Yan, madiskarte lang mama para makain masarap ang pamilya natin. Kaway-kaway dyan sa mga mama dyan. Hello! Kaway-kaway kayo sa mga mama dyan. Magluto tayo, di ba? Hi! O, di ba pagkain ko, di ba masarap? Yes! Yes! Ito yung butter. Simple na luto ito, pero masarap. Yan. Yan ang butter para sa fried rice. Ito na, pag makaluto na ako, pwede na ako mag-relax. Ganyan ako, mag-relax. Fry lang dyan. Fry lang natin dyan. Kaway-kaway lang dyan sa inyo. Hello! Hi! Thank you for visiting. Hello! Hi! Done. Mahilig akong magluto, kaya share ko ninyo kung anong buhay sa Norway. Yan ang buhay ko. Pagtrabaho, uwi sa bahay, diretsong kusina, magluto. Panghapunan. Yan ang buhay. Ito na, yung mainit na yung ano ko. Yan. Mainit na yung Hello! Hello, hello, hello! Mainit na yung lagay ko lang yan. O, oh, diba? Oh. Mainit na yung kalaha. Diba? Ito na yung masarap na pagkain. Kaway-kaway dyan. Bye! Ano yun lang natin? E, paano lang yung garlic niya? Medyo mag-brown siya pa lang. Sarap siya. Bye! Kaway-kaway dyan sa inyong kababayan dyan! Hello! Ito nang naluto ko. At ito na yung salad ko. Ilagay ko sa rib. Ito mamaya sa refrigerator para hindi siya masisira. Hello! Yan! Nag-ano na yung garlic niya, medyo nagbabrown na, bumango na siya. Ilagay ko na yung kanin. Diba? Yes! Ano lang, medyo na parang hindi siya matutulog. Yan! Yes! Parang siya. Ganyan lang siya. Hello dyan. Hello. Kaway-kaway dyan. Lagyan ko nga ang ilaw. Parang malano siya. Yan. At saka, nasaan yung salt? Nandito yung salt. Yan. Lagyan ko salt mamaya. Yan. Fry ko na yung, ito na, medyo mailaw na siya. Hindi ko kasi nilagyan ilaw eh, kaya madilim. Fry the rice. Medyo meat lang kasi nasusunog na yung garlic yan eh.
Kaway-kaway dyan sa mga mama dyan, sa mahilig magluto dyan. Kainan tayo mamaya. Try lang natin para kakain tayong fried chicken and salad with rice. Diba? Share ko lang ninyo kanyang buhay ko dito. Para medyo man makakain tayong masarap. At mura lang ito kasi nagsisil ito. Kaya ano, hindi mahal yan. Nakasil siya eh. Ang lagyan ko na lang siya ng asin, kaunti. Nasa sa inyo lang, tansya-tansya lang yan. Huwag masyado dahil hindi, parang hindi siya maalat. O, diba? Lagyan ko din siya na sesame oil. Ganyan ako. Simple. Yan. Of course, lagyan ko siya ng oyster sauce. May oyster sauce ako. Nasa sa inyo, pwede naman salt and pepper. Wala, okay na yun. Pero kung mayroon naman kayo, pwede lagyan ninyo para naman pangdagdag ng lasa. Ayan. At kaunting soya sauce. Pangdagdag na ito sa lasa. Pero pag wala, huwag na saltan at saka pepper. Tama na yan. Uy, hindi pala bukas ito. Wait. Nasaan ba yung bukas na yan? Yan, may bukas yan dito. Ito. Ayan. Kaunti lang yan. Hindi maramihan, kaunti lang. Halo lang yan dyan. Paghalo lang yan dyan. Halo. Kaway-kaway lang dyan sa inyo lahat dyan. Yan, masarap ito talaga guys. Ang totoo lang. Diba? Sarap ito. It's good. Yan. Yan. Ito na, guys. Yan. Ito na yung fried rice, yung butter, garlic. Kaway-kaway dyan kayo pag may ano kayo, natirang kanin sa bahay, pwede yung gawin dito. Pwede lang salt ang ano mo. Salt lang ang ano, ingredient. Sa akin kasi, mayroon ako dito soya sauce at saka oyster sauce. Kaya hinaluan ko rin. Nasa sa inyo na yan. Diba? Kaway-kaway dyan sa mga kababayan dyan mahilig magluto. Mga mama dyan. Dito si Angel Mariscarte, sinishare ko lang yung pagluto ko dito. Alam mo itong luto nito? Sarili ko lang itong, ano? Sarili ko lang itong recipe. Diba? Okay. Masarap. Yun, nakahalo na. Diba? Yan, nakahalo na siya, kababayan. Ito na yung fried rice. And then, magtikiman po siya na tayo. O, diba? Kakain tayo kwa kuplato. Para sabayan ninyo ako kumakain ng dinner. Totoo lang mamaya. Ayun, mga inuwala ako lang mag-isa muna dito. Kakain mo lang ako kahit kaunti lang dito. Yan. Kuha akong rice. Sarap. And then, chicken. Gusto ko yung matutong. Kasi yung chicken na matutong. O, yan. Ang sunod kong gawin yung salad. Ang salad dito kasi ilagay mo sa rape. Ito parang hindi siya masira. Yan. Yan. Nasaan yung sauce?
Lagyan natin sauce yung, lagyan natin dressing yung yan, lagay ko to sa rib para hindi siya masisira. Nababayan ko. So, magkakain tayo. Yes! Ito na yung salad ko with dressing. Ito yung butter chicken and garlic, butter, garlic, fried butter, garlic. Yes! Tikman natin kung masarap ba ito. Nababayan ko. Sarap. Sigurado kong magustuhan sa pamilya ko. The best. Kaway-kaway dyan sa mga nanay dyan. Diba? And there's a salad na homemade salad na yung dressing, the best. Sarili mong gawa. Ito yung dinner sa pamilya ko. Yan ang manok. At saka yung fried rice. Sarap siya. Totoo lang. Kakain din ako mamaya. Hindi, wala kasi ako lang mag-isa. Ang ginawa ko, niloto ko muna lang yung dinner. Tapos pag umuwi sila, mga anak ko at saka asawa ko, meron na kakainin ako. Pwede na akong manood. O diba? Ano ko? Hindi para ko. Sarap. Kain tayo dyan. Kain tayo. Sarap. Masarap yung matutong, yung mga nalutong-lutong pag-fried mo. That was crunchy. Kain tayo. Ang dinner. Nagugutom si Indian Madiskarting Mama. Galing trabaho. Pag-uwi, naluluto. At kain itong pagkain, naluluto na. Yes, baby. Yan ang buhay dito. Pag hindi ka magluto, hindi ka makakain masarap. Diba? Ganyan. The best.
Grabe, ang sarap. Kain tayo. Ito na yung dinner ko. Yummy. Masarap yung homemade mong luto, di ba? Baka gusto ka kung anong i-ingredient mo. The best. Ito na lang lahat. So, maraming salamat sa inyong nanonood sa live streaming ko, Indian Madiskarteng Mama. Salamat sa pag-support ninyo. At ito na yung sinishare ko sa inyo, yung butter chicken. The best! At ito namang salad kong gawin ko, gawa ko. Of course, yung butter garlic fried rice. God bless you all! Sana naman nagustuhan ninyo yung live streaming ko. Sinishare ko lang yung buhay ko sa Norway. Nakagaling sa trabaho, diretso sa kusina at magluto kagad para makakain ang pamilya nating masarap na pagkain. Ito yung fried butter chicken. Of course, of course naman may salad. And it with rice. See you for the next video. Salamat sa inyo. And thank you sa pag-support sa aking YouTube. Bye! And God bless you all!